mga kalingap, o. Sabi mo, napaka-bait, napaka-smart po. Gandang imi. Ano sa pong, gandang ilo po. Karipa, karipa, o. Ngayon po ay nasa... Pusis ng masa yung kalingap, yan po. Gandang imi po, pakisag sa kanyang channel. Salamat po. Maraming salamat. Hello po, subscribe po natin, gandang imi. Ayan, supportahan po natin. Salamat po. Welcome back again to my channel. Ayan for today guys, sa mapagpalang araw na muli. So, kumusta po kayo? So, happy Monday. Hindi pa sure, no? Happy Monday sa ating lahat. Kalingap, bago natin simulan ang video na ito, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe. Sa di pa po nakapag-subscribe dyan, subscribe na po natin. Bar Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna Vlog. Supportahan po natin. At yung mga kasama ko po sa grupo, Boses ng Masa sa Kalingap, suportahan din po natin. Ito yung aming grupo, suportahan po natin. At syempre, yung aking YouTube channel, Gandang Emmy, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga ina-upload na mga reaction video. So mga Kalingap, pag-usapan natin yung about kay Ate Maylin, no? Magbibigay tayo ng ating opinion about dito kay Ate Maylin, no? Dahil sa nangyari is eto si Ate Maylin. Tamad po ng lahat, mga Kalingap. Eto si Ate Maylin ay tinulungan ni Kalingap Rob at ni Kuya Bal, no? Dahil nakita nila na talagang karapat-dapat na matulungan ito dahil nakita natin yung kalagayan ng kanilang bahay, no? Talagang siran-sira na sa tabing kalsada, di ba? So, agad talaga silang gumawa ng action para matulungan sila, no? Ang una nilang ginawa is kinuhaan ni Kalingap Rab ng apartment sila Ate Maylin para makalipat sila. Kasi natatakot sila na mamaya bumagyo, mag-uulan. Yung bahay nila ay bumagsak, no? So, gumawa talaga sila ng agarang hakbang na mailipat sila. At eto na yung pinagawan sila ng bahay. So, dahil doon, mga Kalingap, is nagkaroon si Ate Maylin ng magandang bahay, naging maayos yung kanilang kalagayan, di ba? So, ang pagkakamali na ngayon ni Ate Maylin, mga Kalingap, is meron kasing rules, sabi nga ni Kuya Bal, may rules ang Kalingap, no? Yung talagang ang tinutulungan nila yung mga senior citizen na talagang walang-wala sa buhay na kailangan talagang tulungan. At syempre, itong si Ate Maylin, nakita nila na wala namang asawa at napakadami pa ng anak. Kaya ito yung agad-agad na tinulungan nila dahil naawa sa sitwasyon nila, no? Dahil napakadami ng anak niya, maliliit pa. So, karapat-dapat talaga na matulungan. So, ngayon, mga Kalingap, sabi nga ni Kuya Bal, di ba si Ate Maylin meron na siyang jowa o meron na siyang partner niya sa buhay, si Mang Ben, ay... tinatanggal na siya ni Kuya Bal sa Kalingap official beneficiary. So, nakakalungkot lang po, no? Kasi yung mga anak niya is maliliit pa dahil dun sa pag-ibig niyang, anong tawag ni Kuya Bal? Pag-ibig na pururot. Diba? Sa pag-ibig na pururot, hindi siya nakapag-isip ng tama, no? Yung mayroon nga kasabihan, kapag umibig ka, hamakin ang lahat, masunod ka lamang. O, diba, yun yung nangyari kay Ate Maylin. Napabayaan niya yung kanyang anak, pero ito yung naging epekto. Tinanggal na siya ni Kuya Bal as beneficiary ng Kalingap. So, hindi na siya bibigyan ng tulong dahil meron na naman siyang partner, diba? Kaya naman nila, malalax pa naman sila. Kaya lang tinulungan si Ate Maylin noon dahil maliliit yung kanyang anak at ano siya, single mother, no? Kaya talagang nagporsige sila na matulungan. Hindi nang ginayang si Ate Maylin, no? Ang daming blessing na natatanggap niya. Hindi siya muna nag-isip. Hindi niya alam yung rules ng Kalingap na ganito ang mangyayari, no? So, wala tayong magagawa dyan, mga Kalingap, dahil yan ang kagustuhan ni Kuya Bal. Natanggalin na siya sa Kalingap beneficiary. So, although sabi nga niya is si Kalingap Rab, hindi niya alam kung tutulungan, siguro tutulungan pa rin yung Kalingap Rab dahil maawa siya dun sa mga bata, no? So, pero sinabi niya na yung lahat ng mga Unicap is hindi na pwedeng pumunta dyan kay Ate Maylin.
dahil hindi na siya benepisyari ng kalingap. So nakakapanghinayang lang po na ang daming natatanggap na blessing, hindi nakapag-isip ng tama si Ate Maylin. Pero wala tayong magagawa doon mga kalingap dahil na-in-love siya, no? Wala tayong magagawa. So hindi niya naisip na ganun yung magiging resulta ng kanyang gagawin na pagkakaroon niya ng partner. Siyempre, yung mga sponsor, alam na nila na meron na siyang partner. Siyempre, hindi na siya tutulungan, no? Dahil kaya naman nila, malakas pa naman sila, hindi naman sila yung gaya ng mga matatanda na talagang hindi na nila kaya na maghanap buhay. So, pag sumika pa nila na yung mga anak ni Ate Maylin ay mastustusan yung mga pangangailangan, especially sa pagkain, no? So, ayan, mga kalingap, nalungkot tayo, pero wala tayong magagawa dahil sa nangyari is, siyempre, kahit naman sino, ang daming nagsasabi na hindi na kailangan tulungan dahil meron na siyang kasama sa buhay na katuwang na tutulong sa kanya para maghanap buhay. So, ayan mga kalingap, hanggang dito na lamang po muna. Maraming salamat po sa inyong panonood. At hanggang sa muli, keep safe everyone. Thank you for watching. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!